but to enter government, no way. They can't afford me, no bro. No way. They can't afford me, no bro. And I'll fire all of them. So, government, no, that's not my thing. Yeah, I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So just government, no, that's not my thing. Napakahirap po nung pinagdaanan ko para ako maging abogado. Yung pangarap ko po sa buhay dahil yung tatay ko abogado. Pangarap ko po nung maliit pa ako maging abogado din ako tulad ng tatay ko. Ako hindi naman ganun kalakihan yung sweldo. Kailangan magtrabaho ako. So nagtatrabaho po ako sa araw, nag-evening school lang ako sa law. Gagamitin ko yung pagiging abogado ko sa tama. Alam niyo, nag-aaral pa ako. Parang imagination ko ng pag-aabogado, yung parati naka-porma, pormang abogado. Pero yung finally nakapasa ko, parang sinasabi ko sa sarili ko na parang utang ko to. Utang ko tong regalong ito, kaya ibabalik ko sa serbisyo. Kaya yung lahat na panahon na naging abogado ako, talagang dinevote ko yun sa pagserbisyo. Yung una kong trabaho, nasa public attorney's office ako. Meron yung sweldo, pero napakaliit. At yung mga kliyente namin, yun yung mga walang pambayad na kailangan pa namin pumunta sa jail para lang sila ma-interview. Pagkatapos noon, nag-NGO ako. Yung pag-aabogadong nakachinelas ka lang kasi kailangan mong pumunta dun sa pinakamalalayong mga lugar para turuan yung mga mahihirap ng kanilang mga karapatan. Yung sakripisyong ginugol doon, parang yun yung nagbigay ng lalim sa akin pagkatao at nagbigay sa akin ng parang pagkaintindi kung ano yung mga mahalaga. Ako sa akin, dahil siguro yung paniniwala na yung yaman natin nasa tao, na yung solusyon sa mga problema nila nang gagaling din sa kanila. I'm a lawyer, but to meron yung sweldo pero napakaliit. They can't afford yung mga kliyente namin, yun yung mga walang pambayad na yung yaman natin. They can't afford me. Na yung solusyon sa mga problema nila nang gagaling din sa kanila.